Wa. Nagmamakaawa ang aming anak sa kanila. Lalong-lalo na po si Buyboy sa sakristan. Na kriminal. Na wag lang siyang patayin. Pero inubos po nila lahat. Na hindi man lang nila iniwanan na kahit isang bala. Gabi-gabi, naririnig po namin ang kanilang sigaw ng tulong. Sumisigaw ng Papa, Mama. Tulungan sila sa paghihirap na dinadanas nila sa hapon na yun. Wala pong alam ang aming mga anak na ganoon katindi ang pasakit, ang pag-torture na maranasan nila sa loob mismo ng aming pamamahay. Pipila ka adlaw, una migawas ang desisyon sa korte niya adtong Mayo 17. Dito pa nakita sa magtiayong Cruz ug Lovelia Maguad ang brutal nga ginangatan sa ilang mga anak. Kay wala nila gitanaw ang mga hulagway sa dihang giimbal sa makini sa sulod sa duha ka adlaw. Lampas alas 4 na sa hapon ni adtong adlawa ug nakagawas na ang magtiayon sa korte human sa pagbasa sa desisyon. Apan sa ilang pagbiyahe, dunas lay nadawat nga tawag sa korte nga dunay na utro sa desisyon. Una pa na desisyonan ang kaso. Duna na'y nakita ang pamilya Maguad. Before of the promulgation, mga 7 days before, para bagang, I don't know kung ano-ano talaga na, kasi ayaw ko talaga tingnan eh, bigla lang nag-appear sa aking Facebook na the dead body of Maguad siblings. So I attempted to Open. So doon ko nakita. So that was the 5 months after, yes, bago nyo nakita. Yes po. Days before promulgation po, ma'am. Kasi sa amin, ma'am, yun na po yung feeling na yun na piniprepare na po ang namin sarili namin sa eksena, sa promulgation, na ang inihintay po namin noon na, of course, kahit na ganun nawala yung aming anak, we are still willing to forgive kasi we are Christians, ma'am eh. Kaya lang, nung days before promulgation po, ako po kasi nauna na nakakita ng picture ni Buboy. Tapos mga 3 nights po na hindi po ako nung nakatulog, ma'am. Ang nakita ko lang kasi noon, yung half body ni Buboy. Tapos parang kuris-kuris yung kanyang mukha. Okay. Nadawat na unta sa magtiayo ng desisyon. Apan ang pinakasakit. Wala sila'y nakitang paghinulsol sa mga taong nahimong-hinungdan sa kamatayon sa ilang mga anak. Ang mga taga-Department of Social Welfare and Development lang o ang mga membro sa Bureau of Jail Management and Penology, mura man hinuon kun og wala nakasabot sa ilang obligasyon. Ang ilang gibati, murag sila ang mga suspitsado. Sino ba sa kanila ang abuse? Yung taong pumatay sa aming mga anak, hindi po yun siya kakilala ng aming mga anak. Wala po silang acquaintance. Basta na lang po siya pumasok sa bahay namin at intentionally, napatayin yung anak namin. Nakatulog pa si Buyboy, ma'am. Walang kalaban-laban. Kaliit-liit ni Ate Gwen. Inampas nila lahat. Lahat. Ipahirapan nila, ma'am. At sarap-sarap sila sa kanilang ginagawa sa aming mga anak na wala namang kasalanan sa kanila. After all, yun ba ang ibabalik ni Christine sa kay Ate sa pagmamahal sa kanya? Yun ba? Sino ba ang abuse doon? Sino ba ang dapat bigyan doon ng justice? Sino ba ang bigyan sana ng magandang ng buhay, di ba, ma'am? Feeling niyo, ma'am, this DSWNIM lang and BJMP, I won't offend you for this, ha? Sorry. Feeling niyo parang kumampi sila sa suspects? Naman, o feeling niyo the suspects are given special treatment? Yes, hindi rin po naman. Hindi naman po sila sabing kampi sila, kaya lang po, parang hindi po nila alam ano yung tamang treatment sa mga bata na gumawa ng karumal-dumal. Balikan ko lang. Nung nag-uusap tayo after, right after the judgment, before you fainted, okay? Ang sabi mo, lumingon pa, ma'am, tumawa pa. Dinilatan kami ng mata. Opo. So, naghihintay kami po, ma'am, naghihintay po kami na kahit na kunting respeto mo lang sana or kumbaga lumapit na sa amin kung yung magbehave ko, yung muko pa lang, kahit nagkunti lang sana na upo, kumbaga, maski pa paano. Kami nagsisisi. Yun lang naman wala, yung eksena na inaasahan talaga namin, ma'am, kasi I want
to release this forgiveness. Bisan pa man, unsa ilang himuon, dili o dili na mabalik ang kinabuhi sa ilang mga anak nga si Crisel Gwen o Crisville Maguad. Apan, dunay gibati ang magtiayon ug aduna pa sila'y misyon nga mutabang sa ubang mga bata o ginikanan nga naalaot. Itong laban namin ngayon, ma'am, hindi... Hindi lang para sa inyo. Hindi lang para sa amin. Hindi lang po ito para sa aming mga anak. Kasi kung tutusin po talaga, wala na po yun talaga yung aming anak. So itong aming gagawin ngayon po, ma'am, is legacy na lang po na maiwan ng aming you anak. You have nothing to fight for because you don't have kids anymore. Yeah. Yes, wala. Yun naman ang sabi ko noon. It's empty. Kadalalog namin sa CHR. Kung kami na lang na-realize namin noon, ma'am, na what for? What are these for maximum justice? Kasi hindi naman yun ang kailangan namin eh. Kailangan namin yung anak namin, ma'am, na araw-araw namin na gustong magkan. Pero sabi ko, kailangan pa rin namin i-fight para tulungan kasi million-million. I mean, hindi naman million, pero hundreds of people na nag-text sa amin na biktima rin po sila ng mga injustices. Yung anak nila, pinatay, ni-rape. Direk po ng isang minor feeling. Doon na pa'y legal nga lakang nga paghimuon ang magtiayon aron ilang makabot ang ilang ingong maximum justice. Gihalad sa magtiayong Cruz ug Lovelia Maguad ang ilang kaugalingon alang sa kausa sa ubang kabataan nga wala nahatagan og hustisya ug sa mga kabataan nga angay protektahan sa balaod. Kung sa mosunod nga mga adlaw dunay panon nga pangunahan ang magtiayong Cruz ug Lovelia Maguad, kami naglaom nga unta maminaw ang panggamhanan ug ripasohon ang juvenile justice law kay alang sa mga Maguad mao kini ang anay nga hinay-hinay nga mikutkot ug mipatay sa maayong kaugmaon sa mga bata ug mipatay sa mga ginikanan nga sama kanila nga padayong misinggit ug hustisya. Edith Kaduaya, News 10 Philippines. Stay safe.